naman po ng GMA News ang transitional houses na pansamantalang tinutuluyan ng mga nakaligtas sa bagyong Yolanda bago sila ilipat sa permanenteng pabahay. Narito po ang bahagi ng ulat. Nandito kami ngayon sa isa sa mga transitional shelters ano, dito sa Tacloban City. At ang area na ito ay sa barangay Badabot, ano nai? Badato pala, Badato Igan. At makikita natin, meron ditong 75 or 70 na mga transitional shelters na kung saan ito po yung mga mamamayan natin o mga kababayan natin na nanggaling ng San Jose. Ang San Jose ang isa sa pinaka naapektuhan ng nangyaring storm surge nung panahon nga ng Yolanda. Ito yung isa sa mga transitional shelters. Merong ano dito eh, merong isang room or dalawang room sila dito. Okay, kanina Igan, pinuntahan din namin yung isa pang transitional shelter. Ito po yung barangay 101 New Kawayan. Yung area naman na yun, Igan, medyo matagal-tagal na, no? Mga 4 months na yung mga kababayan natin na nakatira roon. Meron din silang mga balon doon, may mga poso para mga po sa tubig nila. Pero yung po ay para lamang po sa paglalaba, hindi pwedeng inumin. Ang kanilang inumin po ay dinideliver kada Tuesday, Thursday at Saturday. May dalawang klase po ng mga shelter doon sa barangay 101 New Kawayan. Yan po ang tinatawag nilang single at duplex. Yung pong duplex ay meron po yung 50 kabahay. At yung ating tinatawag na single naman, kagaya nitong dito sa barangay Badato, ay meron naman pong 49. Okay, ang kada shelter po ay meron pong 4 hanggang 5 miyembro po ng pamilya. Okay. Meron pong mga gripo ito. Ito ay lang galing naman doon. In fairness, nilinis na dahil meron pong filter itong kanilang tubig. Yun naman ang kagandahan itong shelter na ito. Dito naman po ito sa barangay Badato. Ayan, makikita natin meron pong tubig para po sa kanila. Pero yung inumin po rin, pa rin po nila ay dinideliver pa rin po para naman ay parang masaika bubuti rin ang kanilang kalusugan. Kailangan ng mas malinis na tubig pagdating po sa inumin.